Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tignan kung mapapagaling niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga para maiparating nila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. Halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos ang mga tao. Alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitignan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nagbadya sa kanyang muka dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at nakipagsabwatan sa mga kampo ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po. Sa Ebanghelyo ho natin ngayon ay si Jesus po ay tinitignan at binabantayan ng mga Pariseo. Bakit? Kasi ang bintang nila kay Jesus ay nagpapagaling siya sa araw ng pamamahinga. Naaayon sa kautosan ng mga Hudyo ay pinagbabawal. Pero si Jesus ay tinuturuan niya tayo na hindi lamang manatili kung ano ang nakasaad sa batas, pero laliman pa ang ating pag-unawa. Hindi lang sa kung anong nakasulat, pero si Jesus dinadala tayo para lubos na maunawaan ano ang ibig sabihin ng salita. Anong ibig sabihin ng mga kautusan? At sa isang yugto ng Ebanghelyo, magandang pinaalalahanan ni Jesus, ang mga Pariseo na ang araw ng pamamahinga ay para sa pagligtas ng buhay. Ang araw ng pamamahinga ay ginawa para sa tao, para sa kabutihan ng tao. Kaya ang pinagdiinan niya na higit na mas mabuti na magligtas ng buhay o sumira nito kahit sa araw ng pamamahinga. Iniisip ang kapakanan ng kapwa niya. Kaya si Jesus nagpagaling. Minsan tayo mga Kristiyano, masyado tayo nakatuon sa dapat gawin, dapat hindi gawin. Minsan nakatuon lamang sa letra, pero ang buod o ang espiritu ng pagdiriwang ay nalilimutan natin. Alam niyo kung ano yung hindi napansin ng mga Pariseo dahil masyado silang nakatingin sa rules nila? Alam niyo ano? Hindi lang na napansin na may isang taong gumaling. Ang mas pinansin nila, nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Hindi nila napansin na ang Diyos ay gumagalaw sa harapan nila. Ang kabutihan ng Diyos ay nagdiningning sa mga sa harapan nila. Hindi nila napansin 'yon. Ang mas tinignan nila ay si Jesus nagpagaling sa araw ng pamamahinga. They missed the point.
and they miss that beautiful sight that one person has been healed before their eyes. Sayang ang pagkakataon dahil sa kanilang katigasan ng ulo, dahil masyadong makitid ang kanilang pag-iisip. Tayo din bilang mga Kristiyano, hayaan din ho natin, no, na mapansin paano gumagalaw ang Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Hayaan din natin na makita natin paano pinapakita ng Diyos ang kanyang kabutihan sa atin. Paano tayo ginagabayan ng Diyos araw-araw. Hindi lamang nakapansin sa mga anong dapat gawin o hindi dapat gawin. Pero mas lalo natin nilalawakan ang ating pag-iisip. Mas lalo natin nilalawakan ang ating paningin para makita natin na ang Diyos ay gumagalaw sa atin at sa ating buhay araw-araw. Amen. Magsitayo na po ang lahat.